Hello guys, good morning. Sawadikasyong inaka. So for today's video ay igagala ko kayo sa Ukada Hotel sa Pasay. Dahil naimbitahan kami, meron kaming konting awarding sa aming company at isa ako sa may award, 'di ba? Ganda ko. So today ay igagala ko kayo dahil ang nandito kami ngayon sa Ukada Hotel sa Pasay. So sama-sama nating libutin at panoorin at tingnan mabuti kung anong meron sa Ukada Hotel. Makikita nyo naman sobrang ganda dito, sobra. So dahil nga 11 a.m. pa naman ang ating event, so super early bird si bakla. So kung aga natin nagbiyahe papuntang PITX, so pakyut lang tayo sa bus. At eto na nga, nandito tayo sa PITX na I just realized na wala palang matinong biyahe papuntang Okada dahil kailangan mong mag-taxi, walang diretsong biyaheng dadaan doon. At dahil nga purita tayo, so I decided na mag-angkas na lang ako para mas makamura at makatipid dahil purita naman tayo, so angkas-angkas lang. Nagbook ako ng angkas, eto nga nakasakay na kay kuya at nakaangkas na ako sa kanya. Gusto ko nga sanang yumakap sa kanya, kaso na-realize ko parang tatay ko na pala si kuya yung driver. So magi yung ganong eksena mga ses. So ayun na nga, medyo nakakatakot din pala mag-angkas dahil sobrang bilis magpatakbo ni kuya. So ayan na, nag-selfie-selfie lang tayo habang nagbabiyahe. Kung makikita nyo, ayan, ongoing na yung paglabas ng PITX. So super video-video lang ako for today dahil nga first time natin mag-angkas. So nag-video-video lang tayo para makita natin yung daan at yung way papuntang Okada dahil nga medyo social tayo for today. So ayan ang nga, sobrang bilis at sobrang okay naman mag-drive si kuya. Kaso nga lang medyo nakaka-brokot, alam niyo naman, dahil nga ang daming malalaking bus, mga sasakyan. Tapos si kuya mahilig siyang gumit-git, kahit masikip, pilit niyang pinapasok para siya kung ano niya. Na kahit masikip, pilit niyang pinapasok, alam mo yun mga bakla. So, go lang. So, dito na kami sa may bandang Coastal. So, medyo traffic, gawa ng stoplight lang. Pero after naman yan, tuloy-tuloy lang ang biyahe. At magaling naman mag-drive si kuya para siyang perfect siya mag-drive as in bonggang-bongga. Alright, kung mapapansin nyo, ang dami na rin nagawang mga bagong skyway dito sa Maynila. So, dahil nga antagal natin nakapag work from home, meron na rin mga bagong gawa dito na bago lang sa aking paningin at sa aking pakiramdam. Dahil nga, alam mo yun, taon na tayo naka-work from home, di tayo masyadong naglululuwas. So, nakikita ko ngayon medyo gumanda at nag-improve naman ang Maynila. So, nandito na kami ngayon along Makapagal Highway. Pupunta na kaming Okada. So, si Manong driver naman ay drive-drive lang. Tapos, singit-singit lang siya kung saan-saan. Alam mo naman, ganito yung advantage pag nag-angkas ka. Mas madali ang biyahe kasi nga nakakasingit-singit silang mga driver. Unlike mag-nag-taxi tayo, Diyos ko, may stress kayo sa taxi dahil kung saan-saan kayo idadaan, mas bet nilang traffic dahil tumatakbo yung metro, maloloka ka na lang. Habang papunta ka sa pupuntahan mo, pataas ng pataas yung metro mo. Ikaw yung nagpe-pray. Habang nabiyahe, nagpe-pray kang mabagal ang pag-angat ng metro, pero ang mga legend driver minsan ay talagang dadaan ka kung saan matraffic. Imbis na idaan ka sa shortcut, idadaan ka sa long na biyahe. So alam niyo yung guys, minsan ganun talaga ang buhay. Kaya minsan mas advantage mag-angkas kaysa sa taxi kasi napakalapit lang naman talaga nito, isang kembot lang. O, tignan niyo, ayan na. Nandito na kami, malapit na kami sa may Okada mismo. So, inikot niya lang ako dahil sa likod niya ako ibababa daw. Sabi ko, kere lang kuya, kahit saan mo ako baba. Mahalaga, malapit na ako sa Okada. Pwede ko na siyang i-walk-walk. Alam mo naman tayo, so very tipid-tipid din pag may time. Alam mo yun guys, pag minsan na parang nag-segue si kuya, super pikit na lang ako. Kasi nga, alam mo yun, pipikit ka na lang para hindi ka malikot, para tuloy-tuloy lang yung biyahe nyo kasi sobrang bilis niya rin talaga minsan magpatakbo at pa-slide-slide pa siyang nalalaman. So ako, pipikit na lang ako para lang tuloy-tuloy lang yung biyahe. Deadman na lang ako para lang makarating kasi nga no choice ako. At ito yung pinili kong way para makarating ako dito sa Okada Hotel. So ayun na nga guys, nandito na kami. So dito niya na ako ibababa banda. Sabi ko na lang, isod-isod niya lang ako banda doon sa may pinaka-parking sa ilalim. Para naman medyo safe kasi alam mo naman, medyo malayo pa siya sa pinaka main entrance ng venue namin.
So ayan, sinunod niya naman ako at napaka ano naman niya, masunod niya naman siyang driver. So ayan, dito na nga ako bababa. At syempre, napakamura lang ng pamasahe. Ang pagbuko sa angkas, 59 pesos lang siya. Kung magta-taxi ka, Diyos ko, dahil lalabutin ka siguro mga 100 to 200 pesos. So ayun na guys, nandito na tayo sa labas ng Ukara Hotel. So welcome guys. Kung makikita niyo naman ay sobrang ganda rin siya sa labas. Ang problema ko lang, hindi ko alam kung saan talaga ang pinaka-venue namin. Sabi nila doon sa may cove, sa may fountain. Hi guys! So ayan, nalilito ako. Hindi ko alam anong gagawin ko. Kung saan ba ako magsusuot. So kailangan kong magtanong sa ating mga guard. At nakita niyo naman, super hagardo ako. Kasi galing pa ako sa baba. Talagang inakyat ko pa pataas. Super pawis na at hagardo versosa na ang lolo nyo bago makarating sa venue.